What you say can affect your ears. Bago pa marinig ng ibang tao ang sinasabi natin, tayo na una nakarinig. So what affect your ears can affect your brain. Therefore, it can affect your entire personhood. Kaya pinag-iingat po tayo ng Biblia sa mga sinasabi natin because what we say has a very powerful way of becoming true. What we say has a powerful way of becoming believed by us. Kaya kung yung mga sinasabi natin, kahit hindi natin paniniwalaan sa simula, nagsisimula natin mapaniwalaan. At kung yan ay ating laging sinasabi, nagkakatotoo. Hindi man sa realidad, sa labas ng ating katawan, nagkakatotoo sa loob ng ating isip. Kaya maraming sinasabi sa Bible, do not say. Huwag sabihin. At ilan sa mga yan ay ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito. Ama namin, salamat sapagkat kayo ay nagtuturo sa amin na mag-ingat. Ayaw niyo kami, Panginoon, na mapahamak. Ayaw niyo na maapektuhan ang aming isip ng maraming lason. Tinuturoan niyo kami kung anong mga marapat na sabihin at hindi. At sa sandaling ito, kami, Panginoon, ay nagpapaturo sa inyo. Kayo po ang maging tagapangaral. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Malalaki at maliit, sa alam man namin o hindi, sinasadya man o nagkakataon na nangyayari. Lahat po ng pagkukulang namin, nilalapit namin sa inyong patawarin niyo, punan niyo, O Diyos. At nawa kayo po ang siyang maging kaaliwa ng aming puso, lakas ng aming katawan, karunungan ng aming isip. Mangusap kayong may kapangyarihan at maging blessing ang paglapit namin sa inyo. We ask for blessings, O God. Bless us with your words. Bless us with your wisdom. Protect us from all lies and falsehood. We ask you, Father, to be our teacher. In the name of your Son, our Lord Jesus, we pray. Marami pong mga nakalagay sa Biblia na huwag daw dapat sasabihin. Isa dyan, do not say, I deserve this. I deserve this good thing. Halimbawa, may malaki kayong bahay, don't say, I deserve this. Meron kayong magandang trabaho, meron kayong kayamanan, don't say, I deserve this. Ang mga tao polite sa inyo, binibigyan kayong regalo, binibigyan kayo ng pag-ibig, don't say, I deserve this. Deuteronomy 9:4. After the Lord your God has driven them out before you, do not say to yourself, the Lord has brought me here to take possession of this land because of my righteousness. No, it is on account of the wickedness of these nations that the Lord is going to drive them out before you. Ano po yung konteksto nito? Ang mga Israelita ay bibigyan ng Panginoon ng lupang ipinangako sa kanila at ipatatalo ng Panginoon yung mga nakatira doon dito sa mga Israelites na dadayo pa lamang. At sabi, kung sakasakaling dumating ang panahon na naging inyo na ang lupain, huwag niyong masasabi-sabing, deserve niyo yon. Matuwid kasi tayo, makadyos kasi tayo, kaya nabigay ito sa atin. Sabi, hindi, pinapalayas ko yung mga nakatira dyan, hindi dahil mabait kayo, kundi dahil lang mas masama sila. So nakikita po natin na hindi lang dahil binibigyan ng lupa yung mga Israelites is because they were deserving, but because the people who were on that piece of property displeased God all the more than the Israelites. Sabi, huwag na huwag niyong sasabihin yan. Sometimes it is not you, but it is them. Pag nananalo tayo, hindi naman dahil kumisan mabilis tayo, dahil yung kalaban natin sa takbuhan na dapa. Nag-top ka sa exam, hindi dahil ikaw pinakamatalino, dahil yung mga ibang kakompetensya mo, nag-mental blackout pala. O kaya absent sila. Kaya nung minsan, si Gloria Diaz, sinatanong, paano ba nananalo sa Miss Universe? Sabi niya, wala. Magaganda naman kayo lahat, kaya kung sino lang swertehin dyan, yan lang nananalo. Kahit anong gawin mo dyan, wala kang pwede gawin para manalo. Sabi kasi total, ang dami mong kalaban, magaganda rin kayo lahat. So kung sinong napakaisahan na manalo, yun ang nanalo. Hindi ibig sabihin yun na yung pinakamaganda. So don't say, I deserve this. Why not? Because saying and believing you deserve the good thing can make you proud. I deserve this. It can make you insensitive to other more deserving people, or to those who are equally deserving, or to those who are almost deserving, but then you become insensitive to them and say, I am the one who deserves this. To say and believe that you deserve a good thing can make you unkind to those who do not deserve it. Kaya tuloy pagka naging meron na tayong ganong klaseng feeling na ako ang meron nitong karapatan, nagkakaroon na tayo ng lisensya na hindi maging mabait, na hindi maging mabuti. Kasi sinasabi natin, they don't deserve it. I deserve it. So ako ang dapat guminhawa. Ako ang dapat ganito. Ako ang dapat ganyan. Ganyan kumisan yung sa pamilya.
Kung ikaw yung kumikita ng mas malaki, you deserve it. Ikaw na ang may, you deserve na pumili ng papanooran ng TV channel. You deserve na pumili ng kakainin ninyo. And you have a tendency to be unkind the moment you think that you deserve a good thing. And saying and believing such things can make us selfish. Magiging makasarili tayo kung iniisip natin, tama, dapat lang akin yun. And very often, it can make us abusive. Maabuso tayo dahil naisip natin, eh, sa akin naman talaga dapat yun eh. Ako dapat ang nagde-deserve niyan. It's a challenge, brothers and sisters. Naisipin natin, ano-anong mga larangan ng buhay natin yung nagsasabi tayong, I deserve it. I deserve your attention. I deserve your kindness. I deserve your gifts. I deserve this. I deserve that. No. No one is good. No one is good enough to deserve anything good from God, from men, from life. If good things come our way, God is just being gracious. Or probably the other people around us just deserve it less. But never be proud. Another thing that the Bible cautions us against saying is, don't say later to a needy person. Nangangailangan na yung taong ngayon, huwag mo nang sasabihan ng saka na lang. Bukas na. Next week. May sakit na siya ngayon, sabi mo, ang dadalawin kita next month. Galing na siya next month, di na kailangan ng dalaw mo. O kaya, baka patay na. Sabi mo, tutulungan kita next week. Sabi nga ng mga Tagalog, aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Isang kasabihan na nung araw, maraming kabayong alaga ang mga tao, pinapakain nila yan ng damo. Pero what's the point in trying to give damo na patay na? Dahil namatay na sa gutom, ang tagal na naghintay. Huwag mong sinasabing later kung meron ka ng magagawang mabuti. Proverbs 3:28, do not say to your neighbor, come back later, I'll give it tomorrow when you now have it with you. Huwag nang tinatagalan pa. Lalong-lalo kung pasweldo sa mga maliliit na tao. Leviticus 19:13, do not hold back the wages of a hired man overnight. Kung arawan lang yan, bayaran mo na. Pagka lumulubog na yung araw, huwag mo nang hawakan pa hanggang bukas dahil isang kahik, isang tuka siya, ikakabuhay niya yan, kailangan niya ngayon, ibigay mo na. Kaya ang mga mangungutang, ang mga tumatanggap, dapat padaliin natin sa mga nagbibigay sa atin na maging mabuti. Kumisan tayo rin ang nagtuturo sa kanila na maging maramot, na maging mapagpahirap. Kasi merong pagkaumutang, pautang naman ng 20,000. Kasi mo, teka lang ha. Pumasok ka sa kwarto, daladala mo yung 20,000. Ano na, ay, 30 nga pa lang kailangan ko. Dami, dadamihan na. O kaya bukas nandun na naman, pautang naman ng 20,000. May mga tao kasi, pag binibigyan mo sila ng mabuti at hindi mo tinutuos, hindi mo ipinapahalata na hirap ka rin sa pagbibigay, hindi ka na dumadaing. Akala nila ang dali, ang ginagawa nila, binabaliwala yung binibigay mo. Madali naman sa kanya yan eh. Sabi, huy, bayaran mo na yung utang mo sa kapatid mo. Malaki naman ang kita niya eh. Diba? Ang dali-dali naman sa kanyang kitain, yung kuting perang mahalaga sa akin. Kaya pag sinabi mo na, o kailangan mo, o sige, teka, kukunin ko lang. Yan, ba't di ko ba nalakihan ang sinabi ko? Magsisisi pa. Tapos babaliwalain niya yun. Ang dali-dali naman sa'yo yan eh. Baliwala naman sa'yo yung binibigay mo sa akin. Mayamang ka naman, malaki naman ang kita mo. Yan po ang problema sa mga tao na binibigyan mo na hindi mo ipinapakita na nasasaktan ka habang nagbibigay ka. Akala nila gano'n lang kadali. Binabaliwala tuloy. Mamaya obligasyon mo na. Kaya tuloy yung iba na dadala. Nandito yung hipag mo, umuutang ng 10,000. So ano sasabihin mo? Bumalik ka next week, mag-iipon ako, gagawa akong paraan. Kahit nandito na yung 10, paano pag inilabas mo agad? Abusado na. Akala niya gano'n nilang kadali yun, hindi na niya babayaran yun. At hindi na niya appreciate yun kasi ang dali naman pala, marami ka pa siguro dyan. Ang liit naman ang pinahiram mo sa akin. You know, these people who are borrowers or recipients who are not good at heart make other people who are good bad. Tayo rin ang nagtuturo sa mabuting puso na sumama. Tayo ang nagtuturo sa mga palambigay na maging maramot din kung hindi mo binibigyan ng halaga ang ibinibigay sa'yo. Pero ang mahalaga na itinuturo dito, kung ikaw yung may kapangyarihan na magbigay, do not delay. And especially payment or reciprocation or appreciation, do not delay. Why not? Because delaying will make you insensitive. Delaying can desensitize you. Pag hindi ka nakikinig agad ngayon sa pangangailangan ng kapwa, nasasanay ka na
na nakakarinig ng mga iyak, mga daing na hindi mo binibigyan agad. At kahit sa simula, may intensyon ka magbigay bukas, next week, sa dalas mong marinig na hindi ka pa umaaksyon, mamaya wala nang talab. And you become insensitive. And you get dehumanized. So don't say later to a needy person. Another thing that the Bible says is do not say later, and do not say rather, I will take revenge. Gaganti rin ako sa'yo. Ayaw ng Panginoon na sinasabi natin yan. Gagantihan kita. Ah, maramot ka sa'kin, magdadamot din ako sa'yo. Ah, nalimutan mo ang birthday ko, kakalimutan ko rin ang birthday mo. Ayaw mo akong batiin, di rin kita babatiin. Proverbs 20:22, do not say, I'll pay you back for this wrong. Wait for the Lord and He will deliver you. Yung nagbabalak ka ng masama laban sa iyong kapwa, sa tingin mo nagawang ka na hindi maganda, ang ibabalik mo hindi rin maganda, God is our judge. Romans 12:19, beloved, never avenge yourselves, but leave room for the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Huwag ka mag-iisip na magbalik ng masama sa masama. At kung minsan hindi nga masama, akala mo lang pala masama. Ang interpretation mo, ang reading mo, ginagawang ka ng masama. So gagawa ka na rin ng masama. Eh mali pala yung reading mo. Pagka ka pala sinukat sa timbangan ng Diyos, ikaw lang yung gumawa ng masama. Yung ginagantihan mo, hindi. Akala mo lang gumagawa sa'yo ng masama. Eh paano ngayon kung talagang gumagawa nga ng masama? Tapos ginawan mo ng mabuti, sa palagay mo, anong tingin sa'yo ng Diyos noon? So don't pay wrong for wrong. And when your enemies or perceived enemies fall, do not rejoice. Sabi mo, ayan, buti nga, nakaganti rin ako sa'yo. Proverbs 24:17-18, do not rejoice when your enemies fall, and do not let your heart be glad when they stumble, or else the Lord will see it and be displeased and turn away His anger from them. Pagka yung mga kalaban mo eh nagkakaroon ng mga hirap sa buhay, kinatutuwa mo, maaaring mawala ang galit sa kanila ng Diyos at sa iyong mga baling. Yung meron ka mga kalaban na kamag-anak, mga mahal mo sa buhay na kainisan mo, tapos bigla silang nasunugan, ay buti nga. Nagkasakit, ay buti nga, nagkasakit ka, ayan. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating iniisip. At pag lagi natin ginawa yung ganyang pagsasalita, nagiging habit. Ang habit nagiging character. The Lord's justice is best. Kung sa palagay mo, ikaw ay naatrasuhan, masama ang ginawa sa'yo, ipa sa Diyos. Yun naman eh, kung naniniwala kang may Diyos. Pero sabi tayo ng sabi, naniniwala tayong may Diyos. Hallelujah, praise God. If God wills, yung mga bukang bibig natin. Pero nakikita ba yan sa ating pananaw? Lalong-lalo ko sa tingin natin, tayo ay nagawa ng mali. Ayaw ng Diyos ng mali. At siya ang magtutuwid nun. The Lord's justice is exact. It is timely. And very importantly, the Lord's justice is reformative. It is seldom destructive. Pag umandar ang katarungan ng Diyos, nagtutuwid lang. Hindi naninira. Nagiging masakit lang kasi liko ka, tinutuwid ka, masakit. Pero hindi ka talaga sinasadyang saktan o sirain. Pero meron mga tao, sadyang nananakit. Sasaktan ko ang loob mo. Pagsasalitaan kita ng masama, o kaya di kita papansinin, masasaktan ka rin. Yung nananakit ka, alam yun ng Panginoon. Hayaan mong siya ang kumilos. Kung mayroong dapat ituwid, siya ang dapat natuwid. Na, siya ang dapat magtuwid noon. Because avengers can overdo it. Alam ba natin ang ating hangganan bilang mga tao kung hanggang kailan sapat na ang ginagawa natin paghihiganti? Because vengeance is addictive. Pag nakita mong nakakasakit ka ng kapwa na gusto mong saktan, lalo kang ginaganahan. At mas dinadagdagan mo ang pananakit. Alam mo ba kung kailan titigil? Avengers can abuse. And they can destroy the other person as well as themselves. Hindi ka pwedeng sumira ng isang tao, kalaban mo man siya, na hindi ka masisira din. Because God is watching. Eh lalo na kung hindi mo naman talaga tunay na kalaban, tapos sinisira mo, masisira ka lalo. So in action, in words, in philosophy, in policy, do not be vindictive. Huwag bengador. Huwag palagante. May mga tao ganun eh. Dapat not tit for tat. There are people who live for tit for tat.
Sinampal mo ako, sasampalin kita. Binuhusan mo ako ng tubig, bubuhusan din kita. Diba? Hindi ka pupunta sa party ko, hindi ako pupunta sa party mo. Hindi mo ako kinausap, hindi kita kakausapin. Silence for silence, anger for anger, tampo for tampo, betrayal for betrayal, hurt for hurt. This is not the way of God. Kailan natin i-apply sa buhay ang lahat ng verses na nadidinig natin sa tagal ng panahon? Kailan natin i-apply sa buhay ang lahat ng bunga ng mga panalangin or the objects of prayer, ang mga nadidinig nating magagandang kanta sa pang-araw-araw ng buhay, sa pakikitungo natin sa ating kapwa, sa pakikitungo natin sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Pero pag bengador ka, palaganti ka, ang ginagawa mo noon, hindi lang sila ang sinisira mo, pati ikaw. Sapagkat sabi sa Biblia, pag hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. You burn the bridge over which you too must pass. Kaya ang bilin ng Romans 12:10, love one another with mutual affection. Outdo one another in showing honor. Magpaligsahan kayo ng pagbibigay ng parangal sa isa't isa. Hindi magpapataasan kayo, magpapaligsahan kayo ng payabangan, patigasan ng puso, patapangan, palakihan ng sugat na lilikhain sa puso ng kapwa. Hindi yun ang paligsahan na itinuturo sa atin ng Bible, kundi magpaligsahan sa paggawa ng mabuti. Do not say the good old days. Ecclesiastes 7:10, do not say, why were the old days better than these? For it is not wise to ask such questions. Hindi lang pala sa panahon natin tayo nagre-reminis sa mga good old days. Mabuti pa nung araw, mura ang gasolina. Mabuti pa nung araw, mura ang ganito, mura ang ganon. Panahon pa ni Solomon, 1,000 taon na, meron na rin ganong tendency ang mga tao na pag-isipan, mabuti pa nung araw. Sabi, huwag nga kayong ganyan, sabi ni Solomon, hindi mabuti, hindi katinuan na itanong ang ganyang mga tanong. Why? Because you would be blind to today's blessings. And if you became blind to today's blessings, you would be unhappy. Katulad ng sabi ni Percy Bysshe Shelley, we look before and after and pine for what is not. Wala kang tinignan kundi yung nangyari na o yung mangyayari pa lang at ang hinahanap mo yung wala. Hindi mo natitingnan yung ngayon. Days are generally better. Life improves. Nung araw, kahit may pera ka, appendicitis lang, mamamatay ka. Pagka ngayon ine-x-ray yung mga mummies na mga pharaohs, namatay sila kumisan dahil lang sa namamagang ngipin, na-infect ang mga bagang, nakikita nila, ito ay kinamatay ng pharaoh na to. Misan walang kakwenta-kwentang pagkakapilay, sapagkat wala silang surgery, kinakamatay. Nung araw, ang mga Roman emperors, para lumamig yung mga kwarto nila, nagpapahakot sila ng mga tipak-tipak gangga bahay ng mga yelo sa Alps. Ibinababa ng bundok, dinadala sa City of Rome. Ang liit na pagdating, gangga suntok na lang. Ngayon, kahit na ordinaryo ka lang nakawani, nakakapag-aircon ka. Kahit nga walang-wala ka, pumasok ka lang sa mall, lumalamig na yung katawan mo. Daig mo ang mga Roman emperors. Nung araw, kahit ng mga emperor magbabiyahe, pupunta lang sa kabilang bansa, 3 buwan. Ngayon, kahit na mamamasuka ka nakatulong, ilang oras lang, nandun ka na, nakapag-aeroplano ka na, ang daming ginhawa ng tao ngayon. Democracy is so much more better than absolute monarchy. Even socialism has better effects for the people than what it was before, na absolute monarchy. Medicine is improved so much. Transportation and mobility, education. Dati mga prinsipe at prinsesa lang ang nag-aaral. Ngayon, napakarami nakakapag-aral. Technology has improved so much. Kahit nasa kaloob-loobang ka ng kwarto mo, nakakapag-text ka. Nung araw, kahit mga chief ng mga Indians, magpapausok-usok pa para magpadala ng mensahe sa langit. Eh, kung umihip ang hangin, nabura pa tuloy. Pero ikaw, kahit ngayon magbabalot, nagte-text-text ka dyan. Yung hindi yan naranasan ng kahit na sinong mga emperor at mga hari sa Europa nung araw. There's a lot of comfort today. So, yung sinasabing the good old days. The days are better.
Sasabi, mahirap ang pera ngayon. Mga tao nga, ang dami-dami na ibabayad sa load. Sa dami ng binabayaran ngayon na hindi binabayaran nung araw, mineral water, binabayaran ba yun nung araw inumin? Hindi. Yung inumin ng kalabaw tsaka inumin ng tao, pareho lang. Buhay din naman pareho. Diba? Ngayon, nagbabayad ka pa ng mineral water, nagbabayad ka pa ng load, may binabayaran ka pa ngayon ng mga cable. Walang cable-cable nung araw. Walang ganyan mga bayad-bayaran. Diba? Nagbabayad ka ng internet. Ang dami binabayaran ng tao ngayon, sa kayo kumukuha ng pambayad kundi mas maraming pera ngayon kaysa nung araw? Appreciate the blessings. Don't say the good old days. The days are getting better. Lagi natin sasabihin, ayan, pasama ng pasama, papangit ng papangit ng mundo. Kasi wala kang iniisip kundi magwakas sa mundo. Pero ang totoo, appreciatein mo, gumaganda, umaayos. Nung araw, pag kulot ka, talagang mamamatay kang kulot. Wala kang pag-asa. Di ba ngayon, plansyahin lang ng 2 oras yung buhok mo, ganyan ka lang ganyan. Natupad ang pangarap mo. Kahit kapaita. Eh, ang hirap-hirap ng tao, reklamo ng reklamo. Pati peklat ngayon, nabubura. Willing ka lang huwag magmerenda ng 3 buwan, pumunta ka sa dermatologist, bura ang peklat mo. Ang ngipin na itatanim, hindi ka pwedeng mamatay ng bungi. Tulad nung araw, nabungi ka na, sorry, mamamatay ka ng bungi. Pwede ka magpatanggal, magpakabit ng nunal. Maraming pwedeng gawin ng tao, so magpapasalamat tayo. Don't say, the good old days. God is making life better and better. You should have the eyes to see it. Kailangan nakabukas ang mata mo para hindi ka reklamo ng reklamo. Do not say, I'm only a woman, I'm only a man, I'm only poor, I'm only an ordinary person, I'm only a child. Pag binalikan natin si Jeremiah, noong siya inappoint ng Diyos na maging propeta, ito ang sabi niya sa Jeremiah 1:7-8. But the Lord said to me, do not say, I'm only a child. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. So, huwag mo sabihin, bata ka lang. Huwag kang magdahilan dyan. Huwag mo sasabihin, ganito ka lang, ganun ka lang. Pati si Timothy, isang batang pastor, sinabihan siya ni Paul, 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are young. But set an example for the believers in speech, in love, in life, in faith, and in purity. So do not let anyone despise you because of your age. Matanda na ako, bata pa ako, etc., etc. Or your gender, or your race, or your looks. Because you would only disempower yourself. Pagka ikaw na ang nagsisimulang mamintas, magmaliit sa iyong sarili, ano pang inaasahan mong gagawin ng iba sa'yo? They will follow your lead. Hindi tayo kailangan magmalaki, pero hindi din natin dapat maliitin ang ating sarili. Because Jesus approved of and empowered children. He also approved of and empowered women. Even outcasts and sinners. The poor. The sick. Lahat ng mga kinoconsider nila na puwera, hindi kasali, outcast. They were empowered by Jesus. They were accepted, loved by Jesus. And Jesus fellowship with them to the point that he was called a friend of sinners. Another thing we should not say is, why God? Bakit o Diyos? Bakit mo ako ginawang ganito? Bakit ako isinilang na ganito? Bakit ganito lang ako? Especially, don't ask God about these things that you cannot change. They will only make you unhappy and rebellious. Yung mga tanong ngayon ang pinagsisimulan ng paghihimagsik. Yung why. May mga bagay na nababago, pero may mga bagay na dapat tinatanggap. Romans 9:20, but who are you, O man, to talk back to God? Shall what is formed say to him who formed it, why did you make me like this? Sabi, ikaw lang yung palayok, ginawa kang ganyan, ba't ka nagtatanong kung ba't ka ginawang ganyan? Ginawa kang ganyan, magpakaganyan ka, kasi ginawa kang ganyan eh. And be the best palayok that you can be. Ginawa kang ganito, be the best version of what you are. Job 38:1-2, nung nagre-reklamo si Job sa Panginoon, then the Lord answered Job out of the storm. He said, who is this that darkens my counsel with words without knowledge?
Marunong si Job, batalino, mayaman, pero compared sa karunungan ng Diyos, baliwala ang alam niya. So sabi ng Panginoon, sino ito na nagmamagaling? Akala mo mas marami pang alam tungkol sa akin at kesa sa akin? Ba't ka nagre-reklamo sa hinayaan kong mangyari sa buhay mo? Hinayaan ko yan, harapin mo. May mga bagay na pwedeng ilapit sa Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, kaibigan tayo ng Diyos. Kung hindi ko mo kaibigan, eh hindi na siya Diyos. So may mga bagay na dahil Diyos siya, huwag ka nalang kumibo dahil Diyos siya. May mga bagay, pwede ka magpakiyot, lumapit, umungot-ungot. Pero dapat alam mo kung kailan mo inilalagay yung sarili mo sa lugar. Ginagalang mo siya. Kahit ang tatay nyo nakikipagkaibigan sa inyo, nagbibiroan kayo, pero may hanggana ng mga biroan na yan. Hindi mo siya pwedeng itratong talagang parang kababata mo dahil hindi. Kahit anong pagpapanggap mo, hindi mo siya kababata. Kung ang mga boss ninyo sa opisina, ang inyong mga superior, nakikipagkaibigan, mabuti ang turing sa inyo, yes, makipagkaibigan, pero huwag kayong lilimot na may hangganan yun. May mga bagay na hindi mo tinatawid, may mga hangganan na hindi ka lumalampas. Ganon din ang mga bituin. Hindi ka pwedeng umalis doon sa ruta mo kasi magbabanggaan yung mga ibang bituin, masisira lahat ang plano ng Diyos. Yung halaman, halaman, pag orchid ka, kumapit ka sa puno, di ba? Pagka-fern ka, doon ka sa madilim. Paglumot ka, kumapit ka sa basang bato. Meron ka dapat lagyan. Ang lahat ng taong kumikilala sa Diyos, lumalagay sa lugar. Hindi ka tumatawid sa hindi mo dapat tawirin. Hindi ka dapat lumalampas sa hindi mo dapat lampasan. At isa na doon, ang pakikipag-communicate natin sa Diyos. Not because God is friendly, you'd be too overly fresh. Kailangan ginagalang mo at may mga bagay na hindi mo tinatanong, tinatanggap mo. Lalo't alam mo na permanente yun, nandun talaga. May mga bagay na pwede kang ibahin, hindi masamang ibahin. Pero paano natin malaman yung mga yun? Kailangan natin ng spiritual wisdom. Pero huwag na huwag nagiging rebellious against God's will. Iba yung nagtatanong, iba yung tanong na merong kasing galit. May sama ng loob, may puot. Yan ay hindi itinatanong. Isasabihin nyo, eh, paano ko talaga naiisip ko? Sabi, huwag mo sabihin. Kasi may mga bagay na pag naiisip mo lang ng maliit, pag hindi mo sinabi, nalilimot mo. Pero pag sabi ka ng sabi, ulit ka ng ulit, lalo mong naiisip. At habang lalo mong naiisip, lalo mong nasasabi. At habang lalo mong nasasabi, lalo mong naiisip, kinain ka na ng buong ideya na yon later on. So may mga bagay that you don't verbalize. Because a thought dies when you don't pay it attention. But the moment you verbalize it, you give it honor, you give it dignity, you give it space in the scheme of things. And the moment you give it space in the scheme of things, it begins to assert itself. And once it begins to assert itself, it can dominate you. Kaya yung mga tukso na iniisip, laging iniisip, tapos binabanggit, mamaya yung tukso na ang nananaig. Yung mga maliliit na unhappiness, pag lagi mong sinasabi, lumalaki. Kinakain ka, nasisira ang iyong pagkatao. May mga bagay hindi dapat sinasabi. Masama ang loob mo sa isang tao, pag sinabi mo doon sa kapwa mo tao, sumama na rin ang loob niya doon, nagkagulo-gulo na lumaki. Sa halip ngayon tuloy, na magkaroon ng kapayapaan, ang pinagsabihan mo pa, galit din, nagkasulsulan kayo ng galit nyo, lalo lang kayo nagalit, gumulo ang mundo. Mga kapatid, tandaan nyo, may mga bagay na hindi sinasabi. Sinasarili. Ang mga taong, totoong tao, nakikilala mo, hindi lang sa sinasabi. Nakikilala mo rin sa hindi sinasabi. Sa sinasarili, sa kinikimkim, at ipinapasa Diyos. Kailangan ng tao ay tao, hindi tayo hayop. Ang aso, pag natapakan, tumatahol. Pag nagulat ang ahas, tumutuka. Ang tao ay tao, dapat ang tao may pagtitimpi. Ang tao mayroong pagpipigil sa sarili. Yun ang ipinagkaiba natin sa mga mababangis na hayop. Kaya hindi lahat ng iniisip, sinasabi. Lalo't kung ang pagsasabihan mo masasaktan, wala namang mabuting magagawa, kundi nakasakit ka lang. Bakit ka mananakit ng walang mabuting kinawian? Siyempre, yung sinaktan mo, kung hindi rin maganda ang pagkatao, sasaktan ka rin. Hindi na matatapos ang sakitan ninyo. Is that the kind of life you want to live? Another is that do not say, surely, when it comes to the future. James 4:13 to 15. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city. Spend a year there. Carry on business and make money.
Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You're a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. So huwag daw sinabi, oh, sa birthday ko, punta ka. Oh, sure. Ano sinasabi natin? If the Lord wills. Hindi mo hawak ang bukas. Hindi ka nagpaplano na parang mabubuhay ka forever. Hindi mo alam. So you plan like you will live for long, but you have the attitude that you might die any moment because that can happen. Hindi natin dapat pangunahan ng Diyos. Siya ang may hawak ng kinabukasan. Lagi tayong nag-defer sa Kanya. If God wills. If the Lord will allow. The Lord willing. I'm going. I will be there. We will do it. Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. At marami pong uri ng pagyayabang tungkol sa kinabukasan. Isa dyan yung, gagawa kita ng mabuti balang araw, pagkaya ko na, nakakatiyak ka ba na mabubuhay ka mahaba? So gumawa ka na ng mabuti ngayon. Yung nagde-delay ka, sige, saka na kita babayaran, saka kita gagawa ng mabuti. Kayabangan yun. Kasi hindi mo alam kung darating yung bukas na yun. So ang sabi sa Bible, kailangan laging tuwing matatapos ang maghapon, bayad ka ng mga dapat mong bayaran. Sinabihan mo ng I love you yung dapat mong sabihan. Humingi ka ng tawad sa dapat mong hinga ng tawad. Nakipagkasundo ka sa dapat mong kasundo. Kasi hindi mo alam kung buhay ka pa bukas eh. Pero para sa mga, lilipas din to, haya mo ilang araw. Kayabangan. Kasi hindi mo alam kung nandun ka pa. At ang napakahirap, namatay na yung tao, tsaka ka nagsisi. O ikaw yung namamatay, nagsisisi ka. Mahirap yung namamatay ka na may dala ka pang sisi. Mahirap yun. Kaya kailan maluwag ang iyong loob pag kinukuha ka na ng Panginoon. And the only way na luluwag yan, wala kang utang. Lagi kang handang magbayad. Do not say any out of time word. May mga bagay po, mga bagay na magandang sabihin pero mali yung timing, mali pa rin. Lalo naman kung pangit na nga yung salita, walang magandang timing doon kahit kailan. Like, walang magandang timing kahit kailan sa mura. Minura mo yung tao, kahit kailan, walang magandang timing yun. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. And 3:7b, a time to be silent and a time to speak. May panahon, tahimik ka dapat. May panahon, dapat hindi ka tahimik. Dapat nagsasalita ka. And sino ang wise person, the one who knows when? When to be quiet? When to speak? Kailan magsasabi ng isang word? Sometimes careless words do not help. They worsen a situation. Kaya pinipigilan ng bibig na lagi nagpipiglas na mayroong gustong sabihin. Kailan nyo nakikilala ang kagandahan ng isang tao? Hindi physical, ha? Yung kalooban. Kailan nyo nakikilala? Pagka siya ay mahinahon o pag siya ay galit? Siyempre, pag galit. Lahat ng tao, masamamang tao, pag mahinahon siya, masarap siyang kasama. Maganda ang buka ng mukha, maganda ang sasabihin. Pero galitin mo. O subukan mo't galit. Yung inilalabas na ugali, paggalit, ang tunay na ugali ng tao. Kasi kung hindi ka naman galit, syempre, mapagbigay ka. Pagkabiligyan ka, thank you. Pero paggalit ka ba, inabutan ka pa rin ng kape, sabi pa rin ba sa asawa mo, thank you. Diba, baka tabigin mo pa yung kape. Kasi galit ka. Paggalit kayo mga kapatid, you are under trial. Dahil dun nyo ipakikilala ang tunay nyong pagkatao. Pagka kayo inaubusan ang pasensya. Kaya lahat tayo dyan, kailangan magsiyasat ng sarili. Kasi meron talagang nice, ang gaganda ng mukha, ang gagandang umiti, ang susweet mag-hello, ang susweet mag-hi. Pero, pag nagalit na, yung ugali lalabas, yun ang totoong siya. Not that person when he is cheerful. Not the person when she is well, when she is having her way. But when things go wrong, that's when the real personality comes out. Kaya marami pong mag-asawa. Dalawa lang ang nangyayari habang tumatagal ang panahon. Lalo mong namamahal. Kasi nakikita mo ang kanyang asal sa oras ng kagipitan.
sa oras ng hirap, sa oras na nakakagalit, sa oras ng gutom, sa oras ng pagod, lumalabas yung tunay na tao. At kung maganda yung lumalabas, lalo mo namamahal. Pero tuwing nagkakaroon ng hirap, gutom, pagod, ang pangit ng lumalabas na ugali, unti-unting natutungkab yung pag-ibig mo sa kanya. Kung patong-patong na brick siya na matibay, unti-unting nababawasan, nayayanig, hanggang mamaya gigising ka na mamayang araw, hindi mo na pala mahal. Kaya may mga mag-asawa naghihiwalaya. Sa naipon na nakitang kapangitan ng ugali. Wala nang maapuhap, wala nang makapang mabutit maganda na pangahawakan para manatili pa. Mas nananaig yung mga nasaktan ka, nainis ka, na-offend ka, kesa sa ikaw ay na-cherish, na-mahal, na-nourish. Kaya may mga naghiwalay. Akala nyo automatic yan, mag-asawa na kayo, forever kayo na, magkaibigan kayo na talaga? No. Kasi nagkakakitaan kayo ng ugali. At dun sa mga panahon na yon, ang lakas ng withdrawal. Pag gumagawa ka ng mabuti, may deposit. Pero gumagawa ka ng masama, may withdrawal. Anong natitira? May balance ba? O wala? Ang maganda niyan, mga kapatid, tayo yung mga tao na merong karapatan at merong kakayanan na kontrolin ang ating ugali. Kasi hindi tayo hayop. Kaya sabi, be transformed by the changing of your mind. Kung may track record ka na lagi ka nalang may nakakagalit. Lahat lang ng nakasama mo sa trabaho, nakaaway mo, tapos sasabihin mo, binubutasan nila ako, pinagkakaisahan nila ako. Sobra naman, kahit saan ka nalang pumunta, ikaw yung pinagkakaisahan. Sobra kang star, nag-uusap-usap lahat ng kumpanya. Para pag dumating ka doon, pagkaisahan ka. O talagang ikaw ang humahanap ng gulo. Halos lahat ng kaibigan mo, ang ending, kaaway mo in the end. Huwag mo nang sisihin pag mahigit tatlo na sila. Baka ikaw na yun. Kung isa, pwede pa sibong masama siya kaya kami nag-away. Dalawa, masama siya kaya kami nag-away. Pero pag tatlo, apat na, mag-isip-isip ka na dahil may common denominator sa problem and it's you. Kaya titingnan natin, ano ba yung ginagawa ko? Paano ba ako nagsasalita? Paano ako nananahimik? Paano ako kumikilos? What was appropriate to say 1 second ago no longer is? And hurts the feelings rather than helps its cause. Pag may dapat kang sabihin, lumampas, lampas na. Timing is very important. And you know what is most important na i-time? Sorry. Mas madali, mas mabilis, mas maaga, mas umuusok, mas mainit yung sorry, mas tama. Pero kung minsan nahuli lang yung sorry ng a few minutes, wala nang talab. Dapat mabilis tayo magsabi ng sorry. I'm sorry, I was wrong. Mabilis. Pero hindi arte. Taos puso. Pag lumampas yung pagkakataon, wala na eh. Tapos na. Time is very important. So it's not really just do not say, but what the Bible is really telling us is do not think this way. Pag sinabi mga kapatid, do not say it, hindi lang do not say, ang ibig sabihin, huwag kang ganyan mag-isip. Ganyan ka kasi mag-isip, ganyan tuloy na sasabi mo. So pag sinabing, huwag mong sabihin yan, ang totoong sinasabi, huwag kang mag-isip ng ganyan. Baguhin ang paraan ng pag-iisip. Kung paano ka nag-iisip, nalalagay sa puso mo ang lahat at mula dyan lumalabas ang mga salita. Matthew 12:34, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong laman ng puso, inilalabas ng bibig o ipinapakita ng katawan sa aksyon. At kung yun ang yun, ang lumalabas sa ating bibig o aksyon, yung hindi maganda, yung nagpapalayo sa mga tao sa atin, nakakaaway tayo, dapat palitan ng laman ng puso. Hindi lang dapat palitan at pagandahin ang bokabularyo. Hindi lang dapat gandahan ang timing. Yung pinagmumula ng bokabularyo natin, yung ating espiritu, yung ating pagkatao, yun ang dapat talaga mabago. At kadalasan, ang mga tao naman, hindi sila likable only because they have been rejected many times. Maraming mga tao, sasabihin nila, eh hindi naman ako loving kasi hindi naman ako lumaking may nagmamahal sa akin eh. Oo nga, pero maibabalik pa ba yung childhood mo para i-replay mo, para may magmahal sa'yo, para maging mapagmahal ka. Wala ka na magagawa sa tapos na. So ang dapat mong gawin, repair na lang yun. Limutin, matuto mula doon, because God is God of second chances. Nagbibigay ang Panginoon sa atin ng mga bagong pasimula.
Gaano karami sa atin ang makakapagsabing lumaki tayo masaya? Sa dinami-rami ng mga masusungit na mga tito at tita, mga madrasta at madrasto, sa dami ng mga masusungit na lola at lolo, sa dami ng mga kaliweteng tatay at nanay, sa dami ng mga malulupit na kapatid, mga kamag-anak na mararamot, mayayabang na kapitbahay, gaano karami sa atin ang makakapagsabing, I had a happy childhood? Konti. Pero kung papayagan natin ng mga kapatid na buong buhay natin, maapektuhan tayo ng mga deprivations ng childhood natin, therefore, you will remain deprived. Therefore, every turn and twist and chapter of your life, you're going to reprise. You're going to repeat the bitterness of your childhood. So what is important is to be free from that. To have a new beginning. Whoever is in Christ is a new creation. The old is gone. The new has come. New life comes. A new heart. And God said, I'm going to take away from them their heart of stone. And I'm going to give them a heart of flesh. Mga kapatid, kung meron sa atin na damage ng isang sad experience, marami yan. Nung bata ka, nung teenager ka, nung early adulthood mo, or very recently, don't let that damage keep damaging you by allowing it to make you bitter or unkind. Huwag mong hayaging bato ang puso mo dahil lang nilang nasaktan ka minsan kasi marami pang pagkakataon para sumaya. Pero kung magpapatali ka sa mga nakaraan, ikaw na ang may kasalanan kung ba't nagpapaulit-ulit yan. By the power of Jesus, we can have a brand new life, a brand new attitude, a brand new way of looking at things. We cannot forever hide behind the excuse that we were deprived. I was raped, I was abused, I was this, I was that. Hindi ko minamaliit yung masasakit na makaranasan na yan. Nandun ako. Pero masakit nga eh. Kaya dapat isara. Dapat limutin. Dapat palitan na maganda. Para wala sa'yo noon, dumating naman sa'yo ngayon. Pero pag hinayaan mo yan na magpaulit-ulit ng epekto sa'yo, and it makes you cynical, or unkind, or stone-hearted, you will now be the cause of your sorrows. Meron lang nagpasimula noon, pero ikaw na ang nagpapatuloy. Ang isang pinakamalaking kalayaan ng tao, makalaya siya sa nakaraan. Pag more than 10 ka na, 20, 30, 40, 50, imposible na spotless ang nakaraan. Marami na yung sugat, marami na yung latay, marami na nasakit, hirap at dusa. Sa dami nga na yun, dapat ka makinabang ngayon, it must make you better, not bitter. Nadaya ka once, twice, ayaw mo na magtiwala uli. So buong buhay mo, wala ka ng pagtitiwalaan. Kung balak mo pang sumaya, dapat ka matutong magtiwala muli. Hindi mo dapat sisingilin yung iba sa kasalanan ng iba sa'yo. Sinaktan ka ni Juan, babayaran ni Pedro. Ganun ang nangyayari kung minsan eh. Yung mga babae, dati nilang boyfriend, minahal nila, hindi sila minahal. Nagkaroon ng second boyfriend, hindi na nila minamahal. So ito ngayon si second na nagbayad sa kasalanan ni first. Tapos gantihan ng gantihan, lahat ng tao ngayon nasasaktan. Careful. Because we must change what is in our hearts. Yung laman ng puso mo, yun ang lalabas sa iyong bibig. Yun ang iaarte ng iyong katawan. Yun ang i-express ng iyong mukha. So watch the heart. So careful with words. Because words have a powerful way of becoming true. And words have a powerful way of suggesting to us our line of action. Napapabuti tayo, napapasama sa mga sinasabi natin. Matthew 15:11, what goes into a man's mouth does not make him unclean. But what comes out of his mouth, that is what makes him unclean. Aming Diyos, kami po ay nagpapasuri. Kung anong ginagawa namin sa aming mga salita, may mga pinagsasabi ba kaming hindi dapat? At kung ito man ay nangyayari, saan nagmumula ito? Anong mga problema ng puso namin ang pinagmumula ng ganitong mga asal? Siyasatin mo kami, Panginoon. Mapagkunwari ba ang aming mga salita? Ano mga itinatago namin? Bakit? Masakit ba? Mapagmataas? O kaya nagmamaliit sa sarili? Ano ang pinagmumula ng mga diwa kung ba't kami nagsasabi ng mga sinasabi namin?
Bakit may mga masusungit, may mga matataray? Bakit may sobra namang mapanglait sa sarili? Bakit may mayayabang? Bakit may iilap? Lahat kami, Panginoon, alam mo, biktima ng marami mga hirap sa buhay. At ang aming dalangin, kumilos kayo para makalaya kami na sa aming bibig, sa aming salita, hindi lang yung salita ang mapansin, yung pinagmumula nito na puso at kung anong laman nito. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, sa ilang saglit. Kung ano ang kahulugan sa atin ng mga mensaheng ito. At habang lahat ay nakatungo, nais ko pong manalangin, mga kapatid. Kung sino man sa atin ngayon, ang alam nyo, may mga nakaraan, may nangyari sa nakaraan na masakit, mahirap. At patuloy itong umaapekto sa inyo. Umaapekto sa inyong pakikitungo sa inyong kapwa, sa inyong pagpapahalaga sa sarili, sa pagtingin sa hinaharap. If you have been hurt, you were damaged. If you had been neglected, inape, kinalimutan, at hanggang ngayon, alam nyo, may epekto ito sa inyong ugali, sa inyong ginagawa, sa inyong kaligayahan. Nais ko kayo panalangin. While heads are bowed and eyes closed, I want you to stand. I'm going to pray. The Spirit of God will release you. Let the power of Jesus cleanse your past. Praise for you who stand and say, Lord, may mga karanasan ako nung araw na hanggang ngayon, multo pa sa buhay ko. Hanggang ngayon, nagpapahirap sa akin. Hanggang ngayon, umaapekto pa sa ugali ko. Hanggang ngayon, nagiging dahilan na aking mga takot, mga hirap. It's not an accident that you're here today. It's a date with God who wants to set you free. Just stand and pray silently. Kayo mga tumayo na, purihin ang Diyos sa inyong paglapit sa Kanya. Lahat ng lumalapit sa Panginoon, hindi niya kahit kailan tatalikuran o kakalimutan. Silently, ask God to heal your heart. And silently also, forgive people. Kung sino man ang mga pinagkakasamaan niyo pa ng loob, may malalalim kayong hinanakit, alit, patawarin niyo na ngayon para kayo makalaya. May the power of God be in your hearts so that you may be powerful to forgive. Lord, empower your people to forgive. Thank you for the spirit of humility that people stand and admit that they need you, that there's a wound that has to be healed, na merong dapat gamutin. Makipagniig kayo sa Diyos, mga kapatid, ng ilang saglit. Humingi ng tawad sa mga kasalanan na nagawa dahil dito sa mga hinanakit at galit na ito sa kapwa. Humingi ng tawad sa kakulangan ng pagwala sa Diyos. Magpatawad. Panginoon, sa pagtayo na yung mga anak na ito, kinikilala ang isang katotohanan na kayo'y nang gagamot. At tumapayo ang mga anak mo para magpagamot sa inyo. Higit sa amin, kayong nakakaalam ng lahat ng pinagdaanan naming lahat. Lahat ng mga hirap, mga sakit. Lahat ng naranasan namin, Lord, na pananakit ng kapwa, pang-aapi, pagtataksil, rejection, deserting us, O Lord, in times of needs. Iba't ibang kwento, pero isa lang ang storya na may mga taong gumawa na hindi dapat gawin o kaya hindi gumawa ng dapat nilang gawin sa amin. At dahil diyan, nasaktan ng kalooban na yung mga anak, nagkaroon ng mga malalalim na sugat. Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus na yung anak, sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, we declare restoration unto your people. Restore your people, O God. Pagalingin niyo po ang mga sugat, isaran niyo ang mga nakabukang mga sugat na ito.
paghilumin. Hawakan niyo na yun yung palang kamay at bigyan niyo ng kagalingan. Bigyan niyo ng kapangyarihan ng mga anak niyo magpatawad sa mga taong iniisaw ng nagkamali sa kanila. At palayain mo sila, Panginoon, sa mga pagkakadala, sa hirap, sa kawalan na ngayon ng tiwala sa kapwa. Palayain niyo at ang sa ganun magkaroon ng mga bagong pananaw, bagong pag-asa. At sa tulong niyo at sa karunungan na ibibigay niyo, turuan niyo yung mga anak, Panginoon, kung sino ang mga marapat pagtiwalaan. At ganun din kung sino ang patuloy na dapat pag-ingatan. Nawa, Panginoon, sa paghilos niyo, ang mga anak mo magkaroon ng mga bagong pag-asa, bagong pananaw, bagong bokabularyo, bagong paraan ng pakikitungo sa kapwa. Bunutin mo ang mga ugat, Panginoon, ang mga hinanakit, poot, galit. Take away all the bitterness in your people's hearts. Take away the heart of stone and replace it with the heart of flesh so that we may all love again and we may be loved by you and by others and that we may dispense love instead of hatred, goodness instead of evil, that we may be agents of your goodness, ambassadors of your holiness. Bless your people, O God. We thank you, we honor you in the name of your Son, Jesus. Magsiupo kayo at ang lahat manatili sa pagkakayo ko sa diwa ng panalangin. Patuloy tayo humingi sa Ama ng mga katuruan, application ng mga napag-aralan.